Ayag si Professor Antonio Contreras at sinabi niya po, ito yung mensahe para kay VP Lenny Robredo, Senator Ping Lacson, Mayor Isko Moreno at kay Cal Yodi regarding po doon sa mga tax na pinababayaran sa pamilya Marcos amounting to 203 billion pesos. And he said na if ini-insist daw ng mga nabanggit na yung ng pamahalaan ay magkolekta ng estate tax sa namayapang former President Marcos na nagkakahalaga raw ng 200 billion pesos mahigit, eh sinasabi daw sir na parang ito'y pag-admit na karamihan sa mga kayamanan ng pamilya Marcos ay hindi ho ilgaten. Ano ho bang ibig sabihin po sir ng estate tax? Ay unang-una no, liwanagin po natin. Ang estate tax po ay hindi singisingil doon sa namatay. At ito po ay hindi sinisingil sa property. Ito po ay tax for the privilege of inheriting property. Opo, maliwanag po yan. At yung sinasabi po nilang magbayad ng 203 billion o kung anumang yung computation nila, ayun po ay maling-mali. Yan po ay mga pahayag na mga taong hindi po nakakaintindi ng ating batas sa taxation sapagkat komplikado po, highly technical ang tax law at kung hindi ka talaga sanay sa mga pasikot-sikot po niyan, ha, ay talagang maliligaw ka at magkakamali ka. Sir, ano ibig sabihin nun na yung parang sinisingil sila ng BIR, dapat daw singilin, ano, makakasama ba yun sa imahe ng pamilya Marcos sa ngayon na campaign period? Alam niyo po, talagang yun ang pakay nila na pasamain ang imahe ng pamilya Marcos. Ngunit katulad po ng sinabi ko, hindi po ganun kasimple yan. Alam niyo po, iyang sinasabi nilang dapat bayaran na 203 billion, hindi naman po yan ang original na tax. Ano po? Yan po ay tax na naging subject po ng isang kaso sa Korte Suprema noong na 1997 pa po yan kung di ako nagkakamali ano, kung saan po sinabi na may estate tax na dapat bayaran mga tagapagmana ni dating Pangulong Marcos na nagkakahalaga ng 23 billion. Yun din pong sa same decision na yan, yan po ay isang 1997 na decision na ang pamagat ay Ferdinand Marcos Jr. versus Court of Appeals. Sinabi rin po ng Korte Suprema na meron na pong mga ari-arian na nagkaroon ng ito po ang tinatawag na levy and distraint under the National Internal Revenue Code. O kung saan po sinabi na yan pong mga pag-aaring yan po ay kinuha na po ng gobyerno sapagkat yan po ay may proseso po dyan, mahaba pong proseso dyan. Kung wala pong bibili niya ng mga pribadong individual upang ibigay po yung pera sa gobyerno, yan po ay mapupunta sa gobyerno. Number one po na question, ito po ang, isang question. Ano? Doon sa 23 billion na sinasabing dapat bayaran ng pamilya Marcos, magkano na dapat ang ituring na nabayaran na dahil yung ibang ari-arian ng mga Marcos ay nakuha. Yun po ang sinasabi ng kampo ni Ginoong Marcos na hindi po nasigurado ngayon kung magkano. Sabagat yung 23 billion po na sinasabing tax, yung bahagi noon, o hindi nga natin alam kung lahat ng yun, ay nabayaran na po nung na-accomplish ka po yung ari-arian ng mga Marcos. So isa pong question 'yon, ano? Pangalawang question po, ay parang nakalimutan po yata ng ating mga komentarista, ano? Na alam niyo po noong ilang taon na nakakaraan, nagkaroon po ng tax amnesty ang gobyerno na kung saan po yung mga estate tax po nung namatay, ha, bago mag December 31, 2017, ay tinanggalan po ng penalty. So yung sinasabi po nilang lumaki na, ha, yung 23
28 billion ba yon o whatever na naging 203 billion, ay maaring hindi totoo po yon. Sapagkat alam nyo, noon lamang pong last year yata, ay nag-aproba po ng tax amnesty ang House of Representatives na hanggang December 31, 2022, may estate tax amnesty tayo. So kailangan pong i-recompute yung 203 billion na sinasabi nila. Isa pong puntos yun, ano? Pangatlo po, alam nyo, ay akala po yata ng mga ibang kababayan natin na walang alam sa tax law, ano? Na pagka sinabi ng Korte Suprema na magbayad ka, ay kailangan magbayad ka agad. May proseso rin po yan. Sapagkat ang Supreme Court po ay hindi pwedeng gawing collecting agency ng BIR. Ang collection po ng tax ay executive in nature. Alam niyo po, nandito po sa ating National Internal Revenue Code sa Section 205, ang paraan kung paano po nagkukolekta ng tax. Hindi po basta-basta pag sinabi ng Supreme Court, kahit sabihin mong final and executorian, ay kailangan bayaran yan. May proseso po, napakahaba po ng proseso at mauubusan po tayo ng oras kung aking ipapaliwanag. But suffice it to state that marami pong paraan kung paano po mangongolekta ng tax. At hindi po basta-basta mangongolekta. Meron po yung tinatawag na hierarchy. Yung pagkasunod-sunod po ng mga bagay kung saan po kukunin yung tax. Unang-una, dapat po personal property muna. Dapat po cash muna. Maghahanap muna ang BIR ng cash. Kung walang cash, yung mga real properties, yung ibang assets. So, hindi po ganun kasimple yan na parang sa restaurant na sinabi mong, "Oy, waiter, amin na yung bill. Etong bill nyo po, 2,000 piso, bubunot kayo sa wallet at babayaran nyo." Hindi po ganun kasimple yan. Sir, for the sake of a conversation, totoo ba na pag halimbawa binayaran nyo ng pamilya Marcos yung 203 billion na sirisingil, meaning to say na hindi yung sinabi nga yung punto ni Professor Contreras na hindi galing sa ill-gotten wealth yung kanilang mga ari-arian o kanilang heirs, sir? Opo, tama po yun. Sapagkat meron po tayong provision ng forfeiture sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ano? Ano pong ibig sabihin ng forfeiture? Ibig pong sabihin noon na yung mga ari-arian na mapapatunayan na ill-gotten wealth, ibig sabihin, ay ito po ay sobra-sobra sa lehitimong income o kita ng isang public official ay kukunin ng gobyerno. Bakit po kinukuha ng gobyerno ito? Sapagkat under the law po, kung iyan ay mapapatunayang ill-gotten wealth, hindi po pag-aari yan ng tao. Ngayon, kung sinasabi nilang yung mga ari-ariang yan ay hindi pag-aari ni dating Pangulong Marcos dahil yan ay bunga ng mga anomalya, ay dapat po finorfeit yan. Bakit po hinayaang manahin ng kanyang mga naulila, yung mga kanyang mga yung kanyang asawa at ang kanyang mga anak? Ho? Kasi sinasabi ko nga po, ang estate tax po is the tax for the right or the privilege of inheriting. Hindi po ito tax on the property. Kung hindi po kayo dapat mag-inherit ng property, bakit kayo pababayaran ng tax? So tama po yung sinasabi ni Professor Contreras, kung hindi inyo yung property dahil ill-gotten, ibig sabihin null and void ang pag-acquire nyo dyan, bakit itatax yung privilege for inheriting those properties? Dapat antimano, hindi na ipinamana ng pamahalaan sa mga heirs ni dating Pangulong Marcos. Sir, ano pong mensahe niyo sa ating mga kababayan na medyo naliligaw po sa usaping ito na pag narinig po nila yung sinabing headline na BIR demands Marcos family to pay blah 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 203.8 billion taxes for Marcos, medyo naliligaw at naniniwala sila agad, hindi nila alam yung proseso. Anong payo mo, sir, sa ating mga kababayan? Iyan nga po ang problema kapag ang utak mo ay simplistic katulad ni Mayor Isko, ano, na parang nasa elementary ka lang, ano. Alam niyo po, ako po ay nag-tax lawyering din po. Ang dami-dami pong malalaking kumpanya na aking hawak na nagdi-demand po
ang BIR na magbayad ka ng ganito, ganon. That is part of the normal process. Hindi po porkit pinadalhan ka ng letter ng BIR ay may utang ka ng tax. Nasa sayo yun. Na patunayan na, Mr. BIR, hindi po naman talaga ganito kasi ganon-ganon. Alam niyo po, proseso po yan. It's part of the process. Siguro ihalin tulad na po natin yan sa isang criminal case. Hindi po porket kayo ay na-file ng information sa court, hindi po porket kayo ay na-warrant of arrest at kayo ay nag-arraign, pina-plead kayo ng guilty or not guilty, kayo ay criminal na. Hindi po ganun yan. It's part of the process and it's a long process. At sinabi naman po ng kampo ni Pangulong Marcos, susundin namin po ang sasabihin ng korte. Ang BIR po, being the agency of government tasked with collecting taxes under yung Section 205 nga ng National Internal Revenue Code, ay marami pong mga paraan including going to court in order to collect taxes. Ngayon, kung pumunta sa hukuman o may ginawang hakbang na legal ang BIR at sinabi nilang, oh, Mr. Marcos, ikaw ay magbayad ng ganitong halaga, ay sinabi naman po nila na susundin nila. But right now, anong ibabayad, magkanong ibabayad, sapagkat, as I've said, yung 23 billion pong yun, subject to final determination pa po yun, sapagkat may mga property na in-apply na para doon sa liability yun, at meron pa po tayong mga tax holidays or yung mga tinatawag na amnesty na pwedeng i-apply dito po sa estate taxes, sa estate ni dating Pangulong Marcos. We'll be right back.